Welcome to Sityo Bangungot, ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghang mula sa mga totoong taong nagpadala ng kanya-kanyang mga tunay na karanasan. Mula sa multo, mangkukulam, mga engkanto at iba pa. Siguradong titindig ang inyong mga balahibo sa aming istorya. Ngunit bago ang lahat, gusto ko sanang ipakilala muna sa inyo ang isang bago nating kasityo na siyang makakasama natin para sa mga susunod nating kwentuhan dito sa ating channel. Siya, si Sir June, ang bago nating narrator. Kaya naman huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa mga kasityo. Halina't samahan natin siyang sundan ang kwentong hatid ng ating letter sender para sa araw na ito. Regalo ng patay. Sino nga bang hindi matutuwa kapag ka nakatanggap ka ng regalo, di ba? Lalo na sa mga katulad kong aminado namang isang materialistic na tao. 6 na taon na rin siguro ang nakalilipas buhat na mangyari sa akin ang karanasan kong ito, Sir June. Pero hanggang ngayon ay nag-iwan pa rin ng matinding aral at trauma sa akin. Ako nga po pala si Miguel, Migs na lang for short, isang call center agent sa isang BPO company dito sa may bandang Maynila. Tubong Nueva Ecija po ako, pero mula na mag-abroad ang nanay ko at magtrabaho bilang DH sa Dubai, tumira na ako sa isang tita ko na isang matandang dalagang taga rito lang po sa munting lupa. Taong 2018, mga 23 years old pa lang ako noon. Mag-isa lang ako noon sa bahay dahil yung tita ko umuwi sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Maaga pa yun eh. Siguro mga alas 6 pa lang yata. Nagising lang ako kasi nakarinig ako ng malalakas na katok galing sa labas ng bahay namin. Kaya napilitan akong bumangon. Sobrang inis ko noon kasi alas 2 pa dapat ang gising ko eh. Madaling araw na kasi akong umuwi noon galing sa pakikipag-inuman sa barkada dahil noong mga panahong yun ay isa pa akong dakilang tambay. Ang lakas pa man din ng ulan noon kaya kahit umaga na ay ang dilim pa rin sa labas. Hindi ko alam kung may bagyo ba noon eh. Basta nung mapatingin ako sa bintana, napansin kong mahamog din ang paligid. Pero ayaw talagang tumigil nung kumakatok sa labas. Kaya halos takbuhin ko na noon yung pintuan. Pero nang pagbukas ko naman, Sir June, wala naman akong nakitang tao sa labas. Nagpalingalinga pa ako, pero wala talaga akong nakitang tao. Ang tanging nakita ko lang noon ay yung isang box na nakabalot sa gift wrapper na naandun sa tapat ng pintuan ng kapitbahay namin. Medyo nababasa na yon ng ulan. Naningkit pa nga ang mata ko noon. Naalala ko kasing halos isang linggo na rin yatang walang nakatira sa bahay na yon. Kasi lumipat na ng ibang lugar yung mga dating nakatira roon. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Basta ang alam ko, bigla na lang nag-alsabalutan yung buong pamilya at umalis doon sa lugar namin. Medyo nakaramdam ako ng tuwa noon, Sir June. Umiral na naman yung kapilyuhan ko. Sabi ko pa sa sarili ko,
Wala naman ang ibang kukuha nun kasi nga umalis na yung may-ari ng bahay. Kaya kesa makuha pa ako ng iba, sa akin na lang yun. Tutal, ako naman ang unang nakakita ron eh. Tumakbo pa ako nun palabas habang nagpapalinga-linga para siguradong walang ibang makakita sa akin. Tapos, dali-dali kong dinampot yung kahon, Sir June. Saka ako bumalik ng bahay. Isinarado ko agad yung pintuan at tatawa-tawa pa akong ipinatong yung regalong yon sa sofa. Kumuha muna ako ng tuyong basahan. Pinunasan ko yung regalo tapos chinek ko kung may pangalan bang nakasulat dun kung para kanino. Wala namang nakalagay, kaya lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob na buksan yon. Habang binubuksan ko yung regalo, Sir June, napansin ko na parang lalong lumakas ang ulan. Mas lumakas din yung hangin kasi nakita kong halos lipa rin na yung kortina sa may bintana ng salas namin. Napayakap pa nga ako sa sarili ko kasi biglang lumamig ang hangin. Nakala mo nagiyelo na sa labas. Nanunuot hanggang buto yung lamig. Kaya binitiwan ko ulit yung regalo at nagsuot muna ako ng t-shirt since topless pa man din ako noon. Pero pagsuot na pagsuot ko ng t-shirt, Sir June, napalingon ulit ako ron sa may bintana at bigla akong may naaninag na anino. Kaya lang, nang sinilip ko yun, bigla namang nawala. Kaya nagkibit-balikat na lang ako. Itinuloy ko na ang pagbubukas ng regalo, Sir June. At sa wakas, nakita ko na kung anong laman nun. Isa yung lumang jar o banga na mukhang antik na. Medyo maliit lang yun. Malaki lang ng konti sa kamay ko. May takip siya. Tapos, yung paligid, may mga nakaukit na hindi ko maintindihang sulat. Parang ibang lingwahe yata yun. Medyo na-disappoint pa nga ako nung una eh. Sabi ko pa sa sarili ko, yun na ba yun? Akala ko pa naman mamahaling bagay o gadget yung laman ng regalo. Sa sobrang pagka-disappoint ko nga nun, basta ko nalang initsa pabalik yung banga dun sa may sofa. Kaya lang, biglang gumulong yun at bumagsak sa sahig. Biglang nabasag yung jar, Sir June. Tapos, lumakas na naman yung hangin sa labas. Pati na rin yung ulan. Napakamot tuloy ako sa ulo. Kako, maglilinis pa tuloy ako. Kinuha ko na lang yung tambo. Tapos, nagsimula na akong walisin yung mga bubog. Kaya lang, sa kalagitnaan ng pagwawalis ko, Sir June, bigla na lang akong may nayapakang madulas na bagay. Napayuko agad ako habang umaaray. Tapos, kinapa ko yung talampakan ko at naramdaman kong dumudugo na yun agad. Akala ko, bubog yung nakasugat sa akin. Pero, hindi pala. Pagtingin ko kasi, singsing pala yun na kulay ginto. Ang ganda-ganda ng singsing, Sir June. Mukhang mamahalin at halata mo agad na tunay. Kasi ang elegante niyang tignan at iba rin yung bigat niya. Tapos may mga bato pang makikinang na nakadikit na nagsisilbi niyang design. Basta mukha talaga yung mamahalin eh. Ang saya ko noon. Pwedeng-pwede ko kakong ibenta. Pero mas lalo pa akong natuwa kasi mukha kakong bagay sa akin yung singsing. Hindi kasi mukhang pambabae yun, pero hindi rin naman mukhang panlalaki. Ang kaso, tingin ko pa lang nung una, hindi nakakasya sa daliri ko yun. Medyo mataba kasi ang daliri ko eh, kaya hindi ko isinuot. Basta pagkahupa ng ulan,
Pumunta kaagad ako ng pawn shop para itanong kung magkano ba talaga yung singsing na yon. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong sa unang pawn shop pa lang na pinagtanungan ko, inoferan agad ako ng 300,000 pesos cash? Kaya lang, ang dami-daming tanong sa akin nung babae sa pawn shop. Nagpalusot na nga lang akong galing yon sa lola kong kamamatay lang. Magandang klase raw ng ginto yung ginamit sa singsing na yon, at yung maliliit na bato ay tunay na diamonds daw kung tama ang pagkakatanda ko. Hindi agad ako pumayag na tanggapin yung offer sa aking 300K kasi alam kong may tataas pa yon. Kaya umuwi ulit ako sa amin noon na sobrang saya ko, pero at the same time kinakabahan din. Sino ba naman kasing matinong tao ang basta na lang mag-iiwan ng ganong kahalagang bagay sa labas ng pintuan ng isang bahay na wala naman ang nakatira? Baka mamaya ka ako, may maghanap bigla nun eh. Pero ninakasan ko na lang ang loob ko. Ngayong alam ko na kung magkano ang halaga nun, hindi ko na yun isosoli. Akin na yun, sabi ko pa sa sarili ko. Ginawa kong pendant yung singsing na yon sa luma kong kwintas, at simula nung araw na yon, hindi ko na hinubad yon sa katawan ko. Hindi ko naman alam na doon na pala magsisimula ang pinaka hindi ko makalilimutang leksyon sa buong buhay ko, Sir June. Madaling araw kinabukasan, matapos kong makuha yung singsing, nagising na naman ako nung nakaririnig ako ng nakaririnding bulong sa tenga ko na hindi ko naman maintindihan kung anong sinasabi. Sinubukan kong magmulat ng mata nun, pero hindi ko magawa, kaya agad-agad nagpanik na ako. Parang may kung anong nakatuunon sa dibdib ko, kaya nahirapan din ako huminga. Sabi ko, baka nag-sleep paralysis ako. Alam ko sa sarili ko, Sir June, na nananag-inip ako nung mga sandaling yun. Pero damang-dama kong nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nang sa isang iglap ay nakita kong bigla ang sarili kong nakahiga sa kama. Habang sa ibabaw ko naman ay may isang babaeng sobrang payat, kulubot ang maitim na balat, at mahaba ang buhok na maraming uban na parang sinasakal ako. Parang humiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko, kaya nakita mismo ng dalawang mata ko ang ginagawa niya sa akin. Sa sobrang takot ko, Sir June, pinilit kong gisingin ang sarili ko. Kahit nakitang-kita ko ring, bigla akong sinamaan ng tingin ng matandang nakakubabaw sa katawan ko. Galit na galit siya, nanginginig ang ulo niya sa sobrang panggigigil, habang pulang-pula rin ng mata niya sa panlilisip. Nabungaran ko si Tita Non, Sir June. Alalang-alala siya sa akin kasi kanina pa raw niya ako ginigising, pero binabangungot daw ako. Umuwi na pala siya galing probinsya at kanina pa siyang umaga na sa bahay. Tinanong ko tuloy siya kung anong oras na ba. Tanghaling tapat na pala. 12:30 na yata ng tanghali yun. Tinanong ako ni Tita kung ano raw bang napapanaginipan ko. Muntik na raw kasi siyang magsisigaw at humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin kasi hindi talaga ako magising. Tapos, nakita niya pa raw na meron ako mga pasa sa leeg. Mga pasa na hugis daliri na para raw may kung sinong sumakal sa akin. Bigla na naman akong kinilabutan. Kasi pagtingin ko sa salamin, nakita ko nga yung bakas ng daliri sa leeg ko.
Doon na ako nagkwento kay tita tungkol sa naging bangungot ko. Sabi niya pa nga sa akin, baka kulang lang daw ako sa dasal eh. Pero after nung araw na yun, makailang beses pang naulit yung mga bangungot ko. At sa bawat masamang panaginip ko, palagi na lang involved dun yung matandang, payat na babae na nananakal palagi sa akin. Kahit si tita, nagtataka at natatakot na nun sa nangyayari sa akin. Kaya nagpatawag siya bigla nang magtatawas nang wala akong kaalam-alam, Sir June. Siguro, mga isang linggo na rin akong nakararanas ng weird na bangungot nang bigla na lang akong tawagin ni tita mula sa salas isang hapon. Nasa kwarto ako noon, naglalaro ng mobile games. Sabi ni tita, may bisita raw, kaya lumabas muna ako saglit. Ibinaba ko naman agad yung phone ko noon. Tapos, akmang tatayo na ako mula sa pagkakaupo ko sa kama. Nang bigla na lang ako may naramdamang humawak sa paa ko. Talagang napaigtad ako noon. Napatalon ako sa sobrang takot. Napasigaw pa nga ako eh, na narinig naman ni na tita. Kaya dali-dali nila akong pinuntahan ulit noon sa kwarto. Tinanong ako ni tita kung ano raw ang nangyari at bakit daw bigla akong sumigaw. Sabi ko naman, biglang may humawak sa paa ko. Magaspang yung kamay. Malamig. Parang kamay ng patay. Biglang napailing yung kasama ni tita na isang medyo may edad ng lalaki. Siguro nasa mga late 40s or early 50s lang siya. Itago na lang natin siya bilang Kuya Ramil. Sabi niya, pagpasok pa lang daw niya ng bahay namin, iba na ang pakiramdam niya noon. Lalo na raw doon sa kwarto ko. Para raw may kung anong mabigat siyang nararamdaman sa dibdib niya. Doon naman sumagi sa isip ko yung singsing na ginawa kong pendant. Yung singsing na nakuha ko sa nabasag na jar na laman ng regalong nakita ko sa pintuan ng kapitbahay. Kinabahan akong bigla. Baka kasi kakumahuli ako ni na tita. Eh, saktong nakalimutan kong itapon sa labas yung bubog ng banga at dun ko lang ilinagay yon sa trash can namin sa kusina. Hindi na nga ako nagkamali. Nung inutusan ni Kuya Ramil si tita na kumuha ng pinggan na may lamang tubig at asin, pagbalik ni tita sa sala, dala na rin niya yung maliit naming trash can at tinatanong niya na sa akin kung bakit daw may mga bubog dun. Sabi niya, baka raw may nabasag ako sa mga koleksyon niya ng figurin. Tumanggi naman agad ako. Sasagot pa sana ako ulit pero naunahan naman ako agad ni Kuya Ramil. Bigla na lang siyang sumigaw. Sabi niya, saan daw galing yung bangang yon at bakit daw may ganon sa bahay namin? Di naman ako agad nakasagot kaya nagpatuloy lang si Kuya Ramil sa pagsasalita. Pumulot siya ng isa sa mga piraso ng bubog galing sa banga. Bigla niyang ipinakita sa amin yung pinakaloob na parte ng banga at nagulat ako nang makita kong may nakasulat din palang mga salita ron na ngayon ko lang napansin. Sabi ni Kuya Ramil, mga dasal daw ang mga yun. Mga dasal o orasyon na nagtatrap sa isang sinumpang bagay para hindi ito makapamerwisyo ng ibang tao. Kaya sabihin ko na raw sa kanya kung bakit may ganun sa bahay namin at kung ano raw ba ang laman ng bangang yun bago yun nabasag. Doon na ako biglang nanigas. Hindi na ako nakapagsinungaling, Sir June, lalo't pinanlisikan na ako ni tita ng mata. Umamin na ako sa wakas
tungkol sa regalong nakuha ko nung nakaraan sa labas ng bahay. Ulang na lang po, tampalin ni Kuya Ramil ang ulo ko. Bakit daw kumukuha ko ng bagay na hindi naman para sa akin, lalo pa ng isang regalo? Hindi ko raw dapat ginagawa yon kasi hindi naman daw lahat ng regalo dapat tinatanggap. Ang sabi sa akin ni Kuya Ramil, may sumpa raw yung singsing na nasa loob ng banga. Mukhang ibinigay raw talaga yon para pasakitan at pahirapan yung taong siya dapat na nakatanggap ng regalo. Kaya raw galit na galit sa akin ang kung sino bang nilalang na yon. Kasi hindi naman daw para sa akin yon, pero kinuha ko. Ang ginawa ni Kuya Ramil, Sir June, kinuha muna niya sa akin yung singsing nung araw na yon, tapos kumuha siya ng bagong pwedeng paglagyan nun. Ayoko pa nga sanang ibigay nung una kasi baka akako linoloko lang kami nung magtatawas. Baka akako peke yon at nagka-interest lang siya sa alahas. Pero wala naman ako nagawa kasi inutusan ako ni tita na ipaubaya na lang yun eh. Pero nung gabing yun, nakumbinsi akong tama nga ang sinasabi sa amin ni Kuya Ramil. Dahil for the first time, mula nang makuha ko ang singsing na yun, Sir June, sa wakas po ay nakatulog ulit ako ng mahimbing. Nung gabing yun, nakapagpahinga ako sa bangungot. Halos isang linggo ring hindi nagpakita si Kuya Ramil sa amin, Sir June. Pero nung bumalik na siya sa bahay namin, gulat na gulat kami ni tita. Kasi nakita naming napakarami ring pasa ng leeg niya. Nahalatang bakat ng mga daliri tulad nung nangyari sa akin nung nasa akin pa yung singsing. Hindi lang yun. Dahil ipinakita sa amin ni Kuya Ramil ang palasingsingan niya sa kaliwang kamay, alos maihi ako sa takot nang makita kong kulang ng isa ang daliri niya. Sabi pa niya sa akin, mabuti na lang daw hindi ko isinuot yung singsing dahil lalo raw magagalit yung nilalang na nagbabantay ron kapag yun ang ginawa ko. Kinailangan daw niyang putulin ang sarili niyang daliri kasi kung hindi, papatayin siya ng nilalang na yon. Takot na takot ako noon, Sir June. Iniisip ko tuloy noong mga sandaling yon kung ano ba talaga ang kasalanan ng dati naming kapitbahay para may magregalo sa kanya ng isang bagay na mayroong ganong katinding sumpa. Sabi sa akin ni Kuya Ramil, mas maigi raw kung isisil na lang namin ulit yung alahas, tapos itatapo na lang namin yun sa malayo. Kaya nga, bumiyahi pa kami noon sa ibang probinsya para lang itapon yun eh. Kailangan daw kasi tawid dagat para di yun bumalik sa amin. Mga isang buwan pagkalipas ng pangyayaring yon, Sir June, nagkausap kami ng anak nung dati naming kapitbahay kasi nagkasalubong kami sa palengke. Doon ako nakapagtanong sa kanya kung bakit bigla silang umalis doon sa dati nilang bahay. Hindi naman nagsinungaling sa akin yung bata kasi mabait si tita sa kanila noon eh. Doon ko nalaman na nakakulong daw pala yung tatay niya, Sir June. Miyembro raw kasi ng akyat bahay nung time na yon yung tatay niya at meron silang pinasok na bahay ng isang matandang mayaman na alam nilang isang dalagang apo lang ang kasama sa bahay. Pinagnakawan daw nila yung matanda, Sir June. Kaya lang, nahuli sila nito. Ang masaklap lang,
bago pa raw makapag-react sa kanila yung matanda. Inatake raw po ito sa puso at namatay noon din mismong oras na yon. Namukhan sila nung apo, Sir June. Kaya kahit nakatakas sila nung gabing yun, nagawa pa rin silang nitong i-report sa pulis. Hanggang sa kahit lumipat na sila ng bahay, eh natuntun pa rin sila ng mga otoridad, kaya nakulong ang tatay niya. Doon ako biglang naliwanagan. Sinabi ko kina Kuya Rami lang nalaman ko at pareho kami ng paniniwala na may kinalaman yung apo ng matanda doon sa isinumpang singsing na yon. Mukhang hindi pa siya kontento na nakulong lang yung gumawa noon sa lola niya. Kaya gumawa pa siya ng paraan para makaganti ng mas matindi. Yun nga lang, dahil sa pagiging pakialamero ko, ako tuloy ang nakakuha ng kakaibang regalo. Isa talaga ito sa pinakahindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko na hinihiling kong sana ay hindi na maulit pa. Pagkatapos naman kasi nung pangyayaring yon, ginawa ko na ang lahat para magtinuna ako eh. Pinilit ko ng magbago at alisin ang katamaran sa katawan ko. At hanggang ngayon po, ay maayos naman na ang kalagayan ko. Minimart Horror Story. Naranasan niyo na bang magtrabaho sa isang haunted na convenience store? At higit sa lahat, nagawa niyo na bang maglaro ng Ouija board sa mismong loob nito para lamang subuking kausapin ang kaluluwang nanggugulo rito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng isang letter sender natin patungkol dito. Mapagpalang gabi sa inyo, Sir June. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Steph, 22 years old at nakatira sa Naval, Biliran. Nagsimula ang kwento ko noong taong 2020. Nag-aaral pa ako noon ng college stage sa BPSU o Biliran Province State University na dating may pangalang NSU o Naval State University. Akala ko ay matatapos na ang pagsakit ng utak ko sa pag-aaral. Yun nga lang ay nagkasakit ang tatay ko sa bato at kinailangan kong maghanap ng pera para sa kanyang gamutan and at the same time ay mag-aral. Iniisip ko nung una na baka mahirapan ako sa paghahanap ng trabaho dahil na rin sa lugar namin, bago ka matanggap ay kailangan mo munang may maipakitang diploma sa kanila na tapos ka na ng pag-aaral. Mabuti na nga lang po at may kaibigan ako na itago na lang natin sa pangalang Veronica na nagrekomenda sa akin sa pinapasukan niyang mini-mart dito sa Biliran. To make the story short, dahil nga sa umaga ang pasok ko sa university noong mga panahon na yon, kung kaya naman ang night shift sa mini-mart ang pinili kong maging pasok ko. Usually, yung ibang tao na natatanggap sa trabaho ay excited sila sa kanilang tinatawag na first day of the job. Ako ay, ewan ko ba? Pero nakatayo pa lamang kasi ako sa entrance ng store. Ay, tila ba gusto ko nang mag-back out agad? Alam nyo yung feeling na kahit gabi na at ang lamig ng simoy ng hangin ang dapat na dumampi sa balat mo. Pero kabaliktaran ang naramdaman ko noong mga sandaling yon. Para bang ang init
ng singaw sa labas ng buong store at ang bigat sa feeling. Pero dahil sa pagiging mukhang pera ko na lang ang motivation ko sa buhay, ay nagpatuloy pa rin ako. Palibhasa ay ilang taon nang nagtatrabaho si Veronica sa store na ito, kung kaya naman sinamahan na muna niya ako sa first 2 weeks ko rito para alalayan ako, na so far naman ay wala pa akong nararanasang kakaiba. Hanggang sa... Kinailangan na ng kaibigan kong iwan ako at bumalik sa regular schedule niya na pang-umaga dahil gabi naman ang pasok nito sa parehas na university'ng pinag-aaralan ko. Ayos lang naman sana iyon para sa akin, Sir June. Kaso nga lang ang loko, nag-iwan pa sa akin ng mga salitang ika-o-overthink ko. Basta kapag may naramdaman at naranasan kang kakaiba, once na mag-isa ka na lang dito, ay huwag mo na lamang itong pansinin. Kung kaya naman kinabukasan ng gabi noong mag-in ako, pagkaalis ng mismong may-ari ng store, ilang oras lang, ay hindi ko na alam kung sa labas na lamang ba ako tatambay at saka na lamang ako papasok once na may customer na, o magdamag na lang akong tatawag ng mga santo. Habang nag-aayos ako ng mga stall ng paninda with matching pagpapawis ng malagkit at malamig, ay narinig kong tumunog ang bell na nakasabit sa may entrance ng store, kudyat na may kung sino ron ang pumasok. Nung una ay hinayaan ko na lamang ang kung sino mang pumasok na iyon sa kaisipan kong para matiwasay siyang makapili ng kung ano man ang gusto niyang bilhin. Pero nung bumalik ako sa counter at mapasulyap sa monitor kung nasaan ang mga video na nakukuhanan ng CCTV sa loob ng store, ay ganun na lamang ang lutong ng murang naibulong ko. Sigurado po kasi talaga akong narinig kong tumunog yung bell sa may entrance. Pero noong mapatingin nga ako sa monitor, nakita kong ako lang ang tao sa loob. Ewan ko kung napraning lang ako dahil sa bilin ng kulto kong kaibigan o ano. Pero pinili ko na lamang na mas isipin yung perang kikitain ko kaysa sa takot ko noong mga sandaling yon. Akala ko nagtatapos na iyon doon. Pero halos isang oras lang ang nakalipas noong mapansin ko naman ang paulit-ulit na pagkutitap ng ilaw sa may storage room malapit lamang sa may counter. Kahit umiiyak na ang mga kilikili ko noong mga sandaling iyon, ay mas pinili ko pa ring dahan-dahang lapitan ang silid dahil sa mahirap na ano, baka ako pa ang masisi ni Sir kung bakit mataas ang bill ng kuryente niya rito. Ganun na lamang ang pinanigas ng katawan ko, Sir June, nang makapasok ako sa storage room. Hindi dahil sa may nakita ako, kung hindi dahil sa tinig na bumulong sa mismong tenga ko na nakapagpanindig talaga sa buong pagkatao ko. Tulungan mo ako. Ramdam ko pa ang hininga nito nang sambitin niya ang mga salitang iyon. Hindi ko alam kung tatakbo na ba ako that time o magpapakain na lamang ako sa takot ko. Laking pasasalamat ko na lang din dahil sa may totoong customer na ang pumasok. Kinabukasan, lunchtime namin sa university noon. Dahil malapit na lang din naman ang school at minimart, kung kaya naman nagdesisyon akong doon na lamang bumili ng pananghalian ko para na rin makausap ko si Veronica. Nang araw na yon, ay napag-alaman ko, Sir June, na dati palang nasunog ang mismong minimart na yon noong taong 2018. Sinabi rin ng kaibigan ko
na kahit noon pa man na bagong tayo ito, ay never pang napabindisyonan. Dahil sa ayaw bitawan ni Sir ang lugar na yon at may sentimental value raw ito para sa kanya, kung kaya naman pinarenovate na lamang niya ito at hindi na nag-effort pang magpatayo na lang sa ibang lugar. Napag-alaman ko rin kay Veronica, mild pa lamang daw ang naranasan ko kumpara sa mga naranasan na niya sa store. Nandun pa raw na magugulat ka na lamang kasi may biglang babagsak na bagay malapit sa iyo o kaya ay may maririnig kang iyak sa mismong tabi mo. Pero more on na maririnig mo raw ito sa may storage room habang sinasabi ang mga katagang tulong. Bukod doon, meron pa raw pagkakataon na nakapwesto siya sa may counter at akala niyang customer na magbabayad ang lumapit. Pero pagtingin niya sa harapan niya, ay isang babae lamang daw na sunog ang buong katawan at mukha na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Mabuti na nga lang daw at katulad ng naranasan ko, mawawala na lang daw yun kapag may totoong customer na ang pumapasok sa store. Lumipas ang halos mahigit isang buwan at masasabi kong lahat ng sinabi ni Veronica ay totoo. Hindi ko nga po alam kung paano pa ako nakatatagal na magtrabaho ron kahit na feeling ko mahihimatay na ako sa tuwing may nagpaparamdam. One time, pagod ako sa pag-aalaga kay tatay at Christine na nakababata kong kapatid. Idagdag niyo pa yung mga activities na ginawa namin noon ding araw na yun sa school. Kung kaya naman hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako sa may counter. Kalagitnaan na siguro ng pagtulog ko, Sir June, nang maramdaman kong may kung anong mabigat na lamang ang pumatong sa akin. Gustuhin ko mang buksan ang mata ko para tingnan ito, ay hindi ko magawa. Although gising naman na ang diwa ko dahil doon, pero pakiramdam ko ay tila na paralyzed ang buong katawan ko at hindi ko ito maikilos. Idagdag mo pa yung pakiramdam na tila may sumasakal sa akin. Ilang santo o verses nga ba ang nasabi ko that time sa isipan ko bago ko naigalaw ang hinlalaking daliri ko sa paa? Pagkamulat ko, ganun na lamang ang kilabot ko nang makita ang nasa ibabaw ko. Isang babae na hindi mo na halos makilala ang itsura dahil sa sunog ang buong katawan at mukha nito. Nakasakal at nanglilisik ang mga matang nakatingin sa akin habang isinisigaw ang mga katagang, "Pinabayaan niyo ako!" Akala ko ay doon na lamang matatapos ang buhay ko. Hindi ko nga po alam kung paano ako napunta sa sitwasyon na nakaupo na ako sa isa sa mga upuan ng store na nasa labas. Tulala, habang pinupunasan ni Veronica ang malamig at butil-butil kong pawis sa may noo. Sinabi ko kay Veronica ang nakita at naranasan ko nang mahimasmasan na ako. Nung mga sandali lang nga rin na yon ko napansin ang pinsan nito na itago na lang natin sa pangalang Gideon na nakaupo sa tabi ko habang nakatingin sa amin. Dahil sa ikinuwento ko na maski si Veronica raw ay hindi pa naranasan ang ganung level sa tagal niya nang nagtatrabaho sa store, ay nagsuggest ang pinsan nitong si Gideon na what if mag-spirit of the glass kami para makausap kung sino man ang babaeng yun. Nung una ay nagdadalawang isip pa akong sumang-ayon, pero at the second thought po, baka isang way na rin yun para malaman kung anong maitutulong namin sa kanya.
Kinabukasan ng gabi ay sabay kami ni Veronica na nagtungo sa store at susunod na lang daw sa amin si Gideon. Sinasabi ko pa noong una kay Veronica na wag na lang kaya naming ituloy. Iniisip ko po kasi na baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Isa pa, may pasok pa bukas sa school ang babaita at masyado na siyang mapupuyat. Ngunit willing daw siyang umabsent para lang dito. Bandang 3 a.m. na nang dumating si Gideon, dala ang isang Ouija board. Dahil sa gusto na naming matapos ang ganong paulit-ulit na karanasan. Kung kaya naman, wala na kaming sinayang pang oras at sinimula na ang paglalaro. Pumuwesto kaming tatlo sa isa sa mga upuan sa loob na malapit lamang sa entrance ng store. Una muna naming itinanong kung anong pangalan ng kung sino man ang babaeng yun, kung anong nangyari sa kanya at kung ano ang gusto niya. Ang labis na takot na nararamdaman namin noong una ay napalitan ng labis na lungkot dahil sa mga sagot na ibinigay sa amin ito. Base sa mga nabuo naming salita gamit ang mga letrang nasa board ay one time daw habang nagbabantay ito sa schedule niyang night shift ay may mga lalaki raw na pumasok sa loob ng store. Akala pa raw ng babae na bibili ang mga ito. Ngunit nagulat na lamang daw siya na pagkalapag ng mga lalaking yon ng mga alak na daladala ay isa-isa raw siyang nilapitan ng mga ito. Pinagtulungan na ipasok sa loob ng storage room at doon ay isa-isa siyang pinagsamantalahan. Pagkatapos ay nagising na lamang daw siyang nasusunog na ang buong paligid niya. Sinubukan niya pa raw na humingi ng tulong pero ni isa ay walang dumating hanggang sa bawian na ito ng buhay. Pagkatapos, umuwi na muna kami ni Veronica para mag-asikaso bago kami muling bumalik sa store. Pagkabalik ay agad-agad naming sinabi kay Sir ang mga nalaman namin. Nung una ay ayaw pa nitong maniwala hanggang sa napilit namin itong ipareview ang mga CCTV noong mga panahon kung kailan naganap ang sunog na mabuti na lang ay naitabi pa nito sa bahay niya. Pagkatapos mapanood ay agad-agad din naman na nagtungo kami pabalik sa store. Doon ay umiiyak na humingi ng tawad si Sir sa babae. Maski sa kung saan nakalibing ang halos hindi na raw makilalang katawan nito nang matagpuan doon sa may storage room, ay pinuntahan naming tatlo at nag-alay ng dasal. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat ng kababalaghang nararanasan namin ni Veronica hanggang sa... After ng case noon sa babae, ay so far naging maayos naman na ang lahat na akala ko lang pala. Dahil ilang linggo lang ang lumipas, mas grabe pa ang naranasan ko kaysa sa una. May pagkakataon na maririnig mo na lang na tila may nagwawala sa storage room. Pero more on sa part ng store kung saan kami pumuesto noong maglaro kaming tatlo ng Spirit of the Glass. Kapag lalapit naman ako, though tumitigil na yung ingay, ay makikita ko na lamang na nakakalat na sa lapag yung mga gamit. Buong akala ko ay sa store ko lang mararanasan ang mga kababalaghan na yun. Hanggang sa isang araw, pagka-out ko sa store at makauwi ng bahay, katatapos ko lang noon na asikasuhin si tatay at painumin ng gamot. Habang ang kapatid ko naman ay kasusundo lang ni Veronica para isabay nitong ihatid sa school. Nagsi-CR ako noon nang kung sino ang narinig kong kumatok sa pinto.
Dahil hindi ko naging ugaling magbukas ng ilaw sa banyo tuwing umaga dahil sayang sa kuryente at maliwanag naman. Kung kaya naman aninag ko kung may nakatayong tao sa labas. Isa pa, may siwang naman yung ilalim ng pintuan. Akala ko nung una ay si tatay lang na tinatawag ng kalikasan. Kung kaya naman agad na akong nagmadali. Pero laking gulat ko nang wala akong makitang kahit na sino pagbukas ko ng pintuan. Hinanap ko pa si tatay at baka may kinuha lang ito. Pero natagpuan ko siyang umihilik na sa kwarto niya. Pinilit ko na lang na ipagwalang bahala yon. Pero maging sa school, kasabay naming oras ng subject ni Gideon. Pagpasok ko ng room, ay nakita ko itong nakatulala sa kawalan habang nakakandong sa kanya ang anino ng sa tingin ko ay isang babae. Kinikilabutan man ako noong mga sandaling yon, Sir June. Pinilit ko pa rin lapitan si Gideon para kausapin. Noong mawala yung anino, saka lamang ito tila bumalik sa katawang lupa niya. Hindi pa roon nagtatapos dahil noong kinagabihan naman, habang nag-aasikaso ko para pumasok na ng store nang lumapit sa akin si Christine, tinanong ko pa ito kung anong kailangan niya. Pero imbis na sagutin, ay nakatitig lang siya sa akin ng matagal. Noong lalapitan ko naman na sana siya para patulugin ulit, ay tumalikod na ito sa akin at patakbong bumalik sa kwarto niya. Sinundan ko pa siya para siguraduhing matutulog itong muli. Pero katulad ni tatay kanina, ay nakita kong nakahiga na ito sa kama niya at mahimbing ang tulog. Nung una nga ay inisip kong baka pinagtripan lang niya ako. Pero nung sinubo kong kilitiin siya, ay wala akong reaksyong nakuha. Maya-maya lang din, ay mga sigaw naman ng kung sino ang narinig ko. Galit na galit ang tono ng isa sa kanila at paos ang mga boses. Nagmamadali akong nagtungo sa kwarto ni tatay sa pag-aakalang siyang sumigaw at baka ako may kaaway lang siya sa telepono. Pero katulad ni Christine ay mahimbing din itong natutulog. Sinubukan ko pang tumingin sa labas ng bintana at baka isa lang sa mga kapitbahay namin ang nag-aaway. Pero nakita kong tahimik ang buong paligid at walang kahit na sino ang nasa kalsada. Agad kong tinawagan si Veronica para magpasamang pumunta sa store. Baka mamaya kasi ang nauuso noon na tinatawag nilang skinwalker ang naririnig ko. Pasalamat na nga lang ako dahil gising pa that time ang kaibigan ko. Habang naglalakad kami ni Veronica, ay naikwento ko sa kanya ang sunod-sunod kong naranasan sa isang buong araw lang na yon. Ganun na lamang din ang gulat ko dahil parehas din pala ang na-experience namin sa store, lalo na sa mga bahay namin. Dahil dun, nagdesisyon si Veronica same day na magpapalit ng schedule sa store at maging sa school na piniyagan din naman siya. Pagkatapos, ay napagdesisyonan din naman naming dalawa na tawagan si Gideon dahil sa mas marami itong alam tungkol sa kababalaghan kesa sa amin. Ngunit imbis na makatulong ito, ay lalo pa kaming tila mas masisiraan ang bait ni Veronica dahil sa sinabi ni Gideon, Sir June, na baka raw may iba pa kaming entity na natawag noong nag-Spirit of the Glass kami dahil sa pare-parehas kaming tatlo ng nararanasan ngayon. Nag-suggest pa ito na what if ulitin na lang daw namin ulit. Pero ako na mismo ang nagmatigas na umayaw
Dahil baka imbis na mabawasan ang natawag namin kung totoo man, ay baka mas lalo pang madagdagan. Lumapit kaming tatlo sa isang pare na irinikomenda ni Sir nang maikwento ko sa kanya ang panibagong nararanasan naming tatlong magkakaibigan. Papalapit pa lamang kami sa pare para ikwento sana ang mga nangyayari nang sabihin ito sa amin na wag daw naming pinaglalaruan ang mga espiritu dahil baka hindi lamang daw ang mga ito ang matawag namin sa susunod. Nagtataka man kaming tatlo kung paano niya nalaman agad iyon kahit hindi pa naman namin nasasabi sa kanya ang lahat. Isinawalang bahala na lang namin ito. Kasama ang alalay ng pare noong araw na yon ay nagtungo kami sa store upang mag-alay ng dasal sa buong lugar. Bukod doon ay isinabay na rin ito ang pagbindisyon sa minimart, lalo na sa part kung saan kami pumwesto ng paglaruan ang Ouija board. Akala ko ay tapos na, pero isa-isa pa kaming tatlong tinanong ng pare kung saan ang mga bahay namin para ang mga iyon naman daw ang isunod niyang maalayan ng dasal at mapabindisyon na rin at the same time. Pagkatapos ng lahat, ay nagbili ng pari sa aming tatlo, kabilang na rin si Sir, na kinakailangan muna naming ipabindisyon ang gusali bago namin gamitin. Bukod doon, ibinilin pa nito na wag na raw naming uulitin ang paglalaro ng Ouija board dahil kung minalas-malas pa raw kami, ay baka hindi na espiritu ang matawag namin, kundi isang demonyo na. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa epekto ng Ouija board na yan at sa mga espiritu na nananatili pa raw sa lupa dahil sa hindi pa nila tanggap ang kanilang kamatayan at may kailangan pang gawin. Pero para sa mga viewers, kung sakali mang mapiling maipost itong kwento ko, tingin nyo ba ay totoo ang mga kaluluwang nagpapagala-gala pa sa lupa dahil sa ganitong dahilan? Isa pa, sa tingin nyo ba, totoo ang kasabihan ng iba na magiging malas na ang buong buhay ninyo once na maglaro kayo ng Ouija board kahit pa nasolusyonan nyo na ito?